Senator Robin Padilla kinabiliban dahil sa kanyang magaling at maliwanag na pagsagot sa naganap na preskon sa Senado ukol nga dito sa foreign direct investment kaugnay sa napipintong pagbabago ng ating konstitusyon. Naaalam naman nating pinamumunuan niya sa komite niya sa Senado. Nang intriga pa nga ang isang reporter tungkol daw sa isang balibalitang may hindi daw satisfied sa leadership ni Senate President Zubiri na kasamahan niya sa Senado. Magaling naman itong nasagot ni Senator Padilla. At sa huling hirit pa nitong reporter na ito, nais niyang pangalanan ni Senator Padilla ang mga oligarkong nagmomonopolya sa ating bansa. Magugulat ka nga sa napakawiti na sagot dito ni Senator Padilla, na kahit ang reporter na ito ay nagulat at hindi umubra. Narito panoorin natin ang video at ating komentuhan. Hello sir, good afternoon. I'm Camille Samontipo from TV5. Sir, this is on another topic. I'd just like to get your reaction kasi may umuugong daw po na umano'y balita within the Senate na meron daw pong hindi satisfied sa leadership po ni Senate President Mig Zubiri. And according to him, this is because of his stand on charter change. Kasi sinasabi po ni SP, hindi daw po ito priority as of the moment ng Senate. Ano sir ang masasabi ninyo dito? Ano pong ugong yun? Umuugong daw sir na balita na meron daw pong parang hindi satisfied sa leadership po ni SP Zubiri. Pansin ko ang mainstream media ngayon, daig pa showbiz kong mga intriga, naniniwala agad sa mga chismis sa paligid. Napaka-obvious naman, ano pa ba ang expect niya na sagot dito, eh sabi-sabi pa nga lang ito at wala pang ebidensya kung totoo man. Mapangit na balita yan kasi ako'y satisfied naman kay Senator Miggs. Katunayan, wala naman akong alam na nagre-reklamo. Napaka-galing na leader ni Senator Miggs. Ano? Napaka-pangit na ugong nun. Na-timing pa ngayon. Ha? Wala akong kinalaman dyan. At hindi ako ganun trumabaho. Artista pa lang ako. Hindi ako marunong bumanat ng pailalim. Hindi ako traitor. Eh. Sasabihin ko, kung hindi kita gusto, sasabihin ko ng harapan yun. Hindi ako ganun. Saka sino ba naman ako para magtanggal ng President? My goodness gracious. Hindi ko ano yan. Saka, ano po yung isa? May dalawa pong tanong. Yan sir. But I just gonna follow up lang, sir. But how do you feel, sir? No? Kasi nanggaling na mismo sa Senate President na at this moment, hindi priority nga yung charter change. But here you are, no? Nag-iikot ka nga sa iba't ibang lugar sa bansa to raise an awareness about the importance of amending the economic provisions of the Constitution. How do you feel about that? Well, pang second attempt niya na nga ito kay Senator Robin Padilla dahil hindi siya umubra nung una. Parang pinapalabas niya kasi dito, yung Senate President nga, sinabi ng hindi priority ang pagbabago ng konstitusyon, tapos ikaw heto, naglilibot ka pa para isulong ito. Kanya-kanya nga naman yan ang priority, dahil iba-iba sila ng hawak ng mga komite, at syempre iba-iba sila ng opinion. Oh, wala naman problema sa akin yun, kasi iba naman kasi yung, meron kasing binigay, may lidak kasi ma'am eh. May tinatawag tayong lidak. Yung legislative tsaka executive, ano, sila yung nag-uusap. Nag-uusap si Presidente, nag-uusap si Senate President, nag-uusap si House Speaker. Meron talaga silang mga bill na priority. At natapos na sila dun sa Congress. Natapos na nila yung mga bill na yun. Kami sa Senate, hindi pa namin natatapos yun. Dalawa pa lang yata yung natapos namin dun. Yung RCEP, tsaka yung sa military. Parang yun lang eh. So hindi naman talaga siya, hindi siya kasama dun sa priority na galing sa LIDAC. Opo. Siguro hindi naman din maganda para sabihin ni Senate President na priority niya to. Kasi parang alangan yun. Ang mahalaga, priority ko sa committee ko. Oo, yun ang mahalaga. Kasi may kanya-kanya naman kaming committee eh. Basta, sundin lang natin ang rules of the Senate. Kasi doon, nasa rules,
na pag nagawa ko ang committee report ko at pinirmahan ng aking mga miyembro ng committee, kailangan dalhin sa plenaryo. Yun lang po. Ako, ano ko doon? Naniniwala naman ako na sumusunod kami sa rules of the Senate. Ang pangit na. Ang pangit ka naman ng bali-balitang yan. Dahil pare-pareha silang nasa majority tapos magkakagalit-galit pa sila. Malay natin, yung issue na yan ay galing lang sa gustong manira dito sa pagbabago ng konstitusyon. Hindi natin alam. Next question. Okay, from UNTV po, Mayor, this question for Mayor Magalog. Mayor, kamusta po ang pag-uusap ng mga katulad ninyong mayor sa pagrebisa ng konstitusyon? Marami po bang mga katulad ninyong mayor na gusto rin po ang pagbabago sa ating saligang batas? Wala pa naman ako nakakausap. Kasi ngayon pa lang natin inumpisan. Pero alam mo, every time I talk to the other mayors, especially members of the League of Cities, we share the same frustration, the same challenges, the same issues. Every time we indulge on economic enterprise, especially kung ito yung mga strategic and catalytic projects. When you talk about catalytic projects, these are projects that are big in scope, big in scale, that it has a huge impact on economy and recovery. And kaya kami na-frustrate din. Pinag-uusapan din namin, ano ba yung mga batas na talagang nalilimitahan tayo? Kaya siguro, magkakaroon kami ng Senator Robin. Meron kaming League of Cities board meeting on March 28. 2 days yun, no? Probably I can, being the Secretary General of the League of Cities, can I invite you or your representative to discuss with us yung itong charter change na to. Take advantage kasi meron tayong opportunity. And League of Cities composed of 147 chartered cities. Kaya malaking impact din to, Senator. Okay, thank you. Maraming salamat. Ay, ako na po. Magandang hapon po, Senator. Ay, sorry. Okay. Senator, sa pag-amyanda po nitong charter change, yung pagbubukas po natin ng mas maluwag na pinto pagdating sa mga foreign direct investment, paano naman po, sir, yung mga local na negosyante natin dito sa bansa? Hindi po ba sila mamamatay dahil dito sa pagbubukas po ng FDI? Ang OA naman ng tanong ni Kuya. At saka, ayaw pa ba natin yun? Magtatayo na nga dito ng mga kumpanya o mga paggawaan ng ibang mga malalaking bansa. Tapos, uuwi na ang ating mga OFWs. Dahil yung mga pinagtatrabahuan nila doon ay magbubukas na rin dito. At saka at least, hindi na same old oligarchs ng bansa ang palaging makikinabang. At isa ko pang tanong, Senator, kumusta po ang status ngayon ng Pilipinas kung naumusan na siya ng Vietnam at Indonesia pagdating sa FDI? Mapakagandang tanong. At yan po ang tanong ng karamihan. Alam nyo, simple lang eh. Simple lang ang dapat pong maintindihan ng ating mga kababayan. Sa loob po ng 37 taon na nandyan po ang tinatawag natin na mapaniil na, sa, na provision sa saligang batas, eh naranasan na po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa maliliit na negosyo, ang manipulya. Hindi na po yan lihim. Pati po sa dati kong mundo, sa show business, sa pelikula, ramdam na ramdam mo yung monopoly. Monopoly nino. Nung iilan din na pamilya. Hindi naman na yan hindi na yan lihim sa ating bansa, kaya wag na tayong magkunwari. Naiilan lang ang nagko-control ng ating ekonomiya. So, yung pagpasok po ng foreign investment, katulad po ng sinabi kanina, no, ng ating mga kalihim, dating kalihim na Senyor Lopez at Senyor Tevez, ang linaw po ng sinabi nila, ito ang magbibigay ng kompetisyon. Pag nagbigay ng kompetisyon, ibig sabihin, pondo to, kapital. Magbibigay po ng kapital, hindi lamang po ito sa malalaking negosyo, kung hindi po sa doon sa mga maliliit na negosyo. Ibig sabihin, pag may pumasok na pera,
sa ating bansa at ito po ay nagbigay ng kompetisyon, ang makikinabang po dito yung mga kababayan natin sa maliit na sektor. At yun po ang inaasahan natin na mangyari. Kasi po, alam nyo, sir, ito lang po, tapatan po tayo, ano, masyado po tayong controlled. Yung 1987 Constitution, masyado pong na-control nito ang negosyo. Pinipili lamang po nito kung sino ang makikinabang sa negosyo. Salamat po. Kaya pa. Sige po, meron na lang po tayo. Marami pong salamat sa mga katanungan po sa ating mga mahal na media. Meron na lamang po tayong follow-up question. Sir, TV5 po, sir. Sir, ano, sundutan ko lang sir yung sinabi mo doon sa ano no, yung nagko-control ng negosyo. Sir, sino po ba itong, may tinutukoy ba kayo specifically sir doon sa sinasabi niyo na dahil nga controlled yung economic provision sa ating constitution, may iilan lang na nagko-control ng ating ekonomiya. May specific ba kayo sir na tinutukoy doon? Ito pa rin yung same reporter, pang third attempt niya na nga ito. Hindi talaga patalo. Gusto talagang mag-isa si Senator Robin. Kailan pa bang i-memorize yan? Sino pa ba ang mga mayayaman dito sa ating bansa, di ba? Ikaw naman, ma'am. Imposible, hindi mo naman kilala yun. Ikaw naman. Ayan, ano ngayon yung ginagamit mong ano? Network. Ano ginagamit mong network? Di ba, ano lang yan? Hindi na natin kailangan pang palawakin kung sino natin isa-isahin. Dahil alam mo naman, ma'am, itong mga taong ito, nakikinabang naman sila dahil dun sa 1987 Constitution. Wala naman silang kasalanan. Eh, yun ang sinasabi nung 1987. Eh, sila naman nag-benefit. Ang pakiusap lang natin sa kanila, sana naman, maramdaman naman nung mga ordinaryong tao yung pag-unlad. Hindi naman yung pagyaman, eh sila na lang ang yumayaman pa. At yung mga mahirap, eh mas mataas pa yung presyo ng sibuyas sa ating tinatawag na yung pong sweldo. mas sa minimum wage, mas mataas pa yung presyo ng sibuyas. Yun lamang po, ma'am. Napakasimple. Di ba? Yun lang naman po. Isipin nyo, ma'am, katulad nga po nung sinabi kanina nung ating bisita, for 37 years, ang pinangako ng 1987 Constitution, gaganda ang buhay ng mga Pilipino. Wala, hindi ko sinasabing sinisisi ko yan, mga negosyante na yan, dami kong commercial na ginawa dyan sa mga yan. Ako'y nakinabang sa mga negosyo ng mga taong yan. Ang sinasabi ko, panahon na para buksan naman natin yung negosyo sa foreign para magkaroon ng marami pang negosyo at competition. Na yun po ang sinasabi kanina noong mga eksperto sa finance and sa trade. At yun din po ang sinabi noong American Chamber of Commerce. Ang ganda-ganda po nung sinabi nung Amerikano na yun, bagamat ang hirap intindihin, dahil sa pasok ng audio sa atin, pero isa lang ang sinabi niya, gaganda ang ekonomiya natin pag pumasok ang foreign investment at mababawasan ang korupsyon. Palagay ko, ma'am, lahat naman tayo nangangarap na mabawasan yan. Madagdagan ng investment, mabawasan ang korupsyon, dumami ang negosyo, tumaas ang sweldo, higit sa lahat, sabi nga po kanina ng isang resource speaker natin, yung mga kababayan natin na OFW, yun ang pag-asa nila para makauwi na sa Pilipinas. Yung mga negosyo na yun, kung saan sila nagtatrabaho, baka pagka nagbukas tayo ng ating foreign investment, dito na mag-invest yung mga pinagtatrabahuhan nila sa abroad, ibig sabihin, uuwi na sila dito. Di ba pangarap natin yun? May kanta pa nga yun eh. Babalik ka rin. Okay, ma'am. May song number pa ako ah. Hindi nga natin alam kung bakit yung iba ayaw sa pagbabago. Eh lahat sa mundo natin nagbabago. So bakit ang konstitusyon natin ayaw nilang magbago? Para nga mas maging bukas ang ating bansa sa mga investments ng ibang malalaking bansa. Kailangan nating tanggapin na nung Manisan Island. Kailangan natin ang tulong ng ibang bansa sa kahit anong aspeto, mapa-technology man yan o kaalaman.
Dahil saan pa ba tayo matututo kundi dun sa mga may experience na, 'di ba? At subok na dahil nasubukan na nila 'yan sa kanilang mga bansa. At 'yun na nga po mga kaibigan. Anong sa palagay niyo dito sa usapin na ito? Maaari lamang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. At huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.